Ang mundo ay puno ng kwentong paranormal at kababalaghan. Pero, isa lang ang tanong ko sa'yo. Handa ka na bang matakot? Naaalala ko pa nung mga bata pa kami ng mga pinsan ko. Mahilig kaming maglaro ng taguan sa bahay ng lola namin. Laking lola kasi ako. Simula noong nagtrabahong domestic helper ang nanay ko sa Saudi. Malungkot oo. Kasi ilang taon din ang hinihintay ko bago kami magkasama ng nanay ko. Pero masaya din kasi swerte ako sa lola ko. Namimiss ko na nga din si lola kasi wala na siya ngayon. Pero nung mga bata pa kami ng mga pinsan ko, tagu-taguan ang malimit naming laruin. Albay ang probinsya namin. Nagkolehiyo naman ako sa Maynila kasi may scholarship yung simbahan namin sa isang university doon. Naswerte naman akong nakapasok. Kaya karamihan ang gastos sa mga gamit ko lang tsaka sa tirahan. Nasabi ko na kanina na wala na si Lola. Sumakabilang buhay na siya. Isang taon matapos kong gumraduate ang kolehiyo. Siguro, hinintay lang din niyang makatapos ako para wala nang aalalahanin. Nangyari itong kwentong ito noong purol ni Lola. Di umuwi kaming lahat sa Albay. Kasama na din doon yung nanay ko. Masaya kasi nandoon siya, pati na din ang mga kamag-anak namin tsaka yung mga pinsan ko. Pero mas nangingibabaw yung lungkot kasi nga wala na yung lola namin. Habang nandoon kami, nagmistulang family reunion na din. Nagkikwento-kwentuhan kami ng mga pinsan ko kung gaano kasaya yung mga laro namin nung mga bata pa kami. Hanggang sa maaalala namin yung isa naming kalaro na kapitbahay lang din namin. Tawagin na lang natin siyang Boyet. Maliban kasi sa mga pinsan ko, may iba din kaming mga kaibigan na mga kapitbahay lang din namin. Isa doon si Boyet. Nandoon kaming lahat, maging yung mga childhood friends naming malapit sa pamilya. Pero hindi ko napansin na wala pala si Boyet doon. Ayon sa isa kong pinsan na nakatira pa din doon sa amin, namatay daw yon sa dengue. Nalungkot ako bigla kasi hindi na pala tumanda si Boyet. Nanatili na lang siyang bata kasi sumakabilang buhay na pala sa murang edad. Hindi na namin siya pinag-usapan pa kasi nasa lamay na nga kami. Tapos pagkamatay pa din ng ibang tao yung pinag-uusapan. Kaya nag-change topic na lang. Pero yung change topic na yon, tungkol naman sa pagpaparamdam sa iba naming kaibigan ng isang batang lalaki na mahilig daw makipagtaguan sa kanila. Meron daw isang beses, naglalakad daw siya pauwi galing sa trabaho. Tapos bago siya pumasok sa bahay nila,
Nakita daw niya ang isang bata sa bintana na ngumingisi-ngisi sa kanya. Tapos biglang nagdago sa mga kurtina. Pero paglapit naman daw niya, wala naman daw tao. Meron naman daw isa na umiinom daw ng tubig sa kusina. Tapos may bata daw na patakbo-takbo sa tagiliran niya. Tapos biglang dederecho sa banyo. Pero pagpunta naman niya dun, wala pa ding tao. Mga ganong bagay. Halos lahat sila may karanasan sa batang ito. Hindi ko naman inasahan na nung gabi na yon, ako na pala ang susunod. Mga bandang alas 11 siguro ng gabi nang makaalis yung mga bisita, tapos kaming mga kaanak na lang yung naiwan. Sabi ko sa nanay ko na magpapahinga na ako kasi medyo antok na din ako. Umakyat na ako sa taas para matulog. Huling tingin ko sa relo ko. Mag-aalas 11:30 na siguro nung humiga ako. Hindi ko na namalayan yun kasi ang lalim na ng tulog ko nang magising ako sa mga kalabit. Iritang-irita ako noon kasi istorbo eh. Una kong kinuha yung telepono ko para tignan kung anong oras na ba. Alas 2:30 pa lang yun ang madaling araw. Akala ko yung nanay ko yun kaya sinabi kong huwag na akong gisingin muna kung hindi naman emergency. Pagkatapos nun, inatulog ako ulit. Pero ngayon, nagtalokbong na ako. Habang nag-aagawantok na, naramdaman kong may nagbubuklad ng kumot ko. Parang nasarado ata yung mga mata ko noon kasi nahihirapan akong dumilat. Pero saktong pagbukas ng mata ko, halos malaglag yung puso ko sa nakaharap sa akin sa higaan na isang bata na ngumingisi sa harapan ko. Tamang reflex yung katawan ko noon at nagsisigaw na talaga ako. Tumayo yung bata mula sa kama tapos nagtatakbo sa pinto. Pero bago ito umalis, sinabi nitong, "Hanapin mo ko!" Tsaka kumaripas ng takbo palabas. Sakto namang dating nila mama na nagbabantay naman sa baba. Halos hindi ako makapagsalita sa nakita ko na wala talaga yung anto ko nun. Kinabukasan, kinuwento ko sa mga kaibigan at pinsan ko yung nangyari. Nagtawanan lang sila kasi ako na pala yung pinakahuling pinagparamdaman ni Boyet. Siguro, gusto lang niyang makipaglaro ako sa kanya, kaya siya nagpakita. Buti nga lang at huling beses ko na siyang nakainkwento. At yun ay nung gabi ng lamay ng lola ko. Magandang araw sa mga tagapakinig. Ibabahagi ko lang yung naging karanasan namin sa nabiling bahay ng kapatid ng asawa ko. Bagong kasal kasi yun. Tapos yung nabili nilang property is second hand. Ibig sabihin, hindi sila yung unang nagmay-ari sa property. Hindi malinaw sa akin yung backstory. Parang sinanla lang din ata yun sa dating may-ari. Tapos hindi na nabayaran. May kasulatan na pwede nang ilipat ang pangalan kapag hindi nabayaran. Parang ganon. Basta magulo pero legal naman daw lahat.
Hindi pa napapabless yung bahay na yun pero nag-decide na kaming mag-housewarming kasi lumipat na din sila doon. Animal lover kaming lahat, lalo na yung pamilya ng asawa ko. At some point nga, noong bata pa sila ng mga kapatid niya, eh nagbibreed sila ng aso. Yung iba, alaga nila. Pero karamihan binebenta din. Extra income ba? So natural lang na may mga alaga sila doon. Tapos kami din naman, dalatin namin yung alaga naming aso. Okay naman lahat. Pero ang pinagtatakahan namin, nasa tuwing magagawi yung mga aso sa entrada ng kusina, parang ayaw nilang pumasok sa loob. Papainumin ko sana ng tubig yung aso namin. Tapos sabi ng asawa ko, may dextrose powder daw sa kusina para sa mga aso. Gamitin ko daw yun para hindi masyadong ma-dehydrate yung aso mula sa biyahe. So ang inisip ko naman, dalihin na lang yung aso sa kusina para diretso inom na. Hindi na ako lalabas pa para dalihin yung tubig. Sa entrada pa lang, bigla siyang umupo. Tapos eventually, humiga na. Tawag ako ng tawag nun sa kanya. Tapos umabot pa ako na inaakit ko siya gamit yung pagkain. Pero ayaw talaga. Nakita na ako nung asawa ng kapatid ng asawa ko. Sabi lang niya sa akin, hindi yan papasok dyan. Si Butter nga tsaka si Mishka, hindi din pumapasok dyan eh. Butter at tsaka Mishka pala yung pangalan ng mga alaga nila. E di tinanong ko kung bakit. Sabi lang niya, hindi ko din ba alam? Basta sa lahat ng kwarto dito sa bahay, dyan lang sila sa kusina, hindi pumapasok. Siyempre wala naman akong magagawa, hindi ba? Kawawa naman yung aso kung pipilitin mong pumasok sa kusina na labag sa kagustuhan nila. Nang makauwi na kami ng asawa ko, kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sinabi ko na kakaiba yung kutob ko doon sa bahay na yon. Kasi kahit yung mga aso, ayaw doon. Alam niyo naman yung kasabihan, di ba? Na ang mga aso at iba pang mga hayop, malakas ang pakiramdam. Lalo na sa mga kaluluwa, mga elemento at mga multo. Kaya sinabi ko sa asawa ko, Han, isama ko kaya si Jerry sa bahay na yon, ano? Pacheck lang natin kung anong meron. Kaibigan ko si Jerry. Bukas ang third eye niya. Gusto ko lang namang malaman kung ano bang meron sa bahay na yon. Pero ang sabi ng asawa ko, hayaan mo na sila. Pangihimasok na yung ginagawa mo eh. Eh kung magka-problema sila, edi hihingi naman ng tulong yun. Pero desidido talaga ako. Lingid sa kaalaman ng kasama ko. Pumunta pa din ako doon kasama nung kaibigan ko. Kahit hindi ko sabihin sa kanila, at least ako. Alam ko, medyo galawang chismosa pero mabuti nang alam mo kung anong nangyayari, hindi ba? Pinapasok naman kami ng asawa ng kapatid ng asawa ko. Sabi ko lang na may ipapacheck ako sa bahay na gusto kong ipagaya sa bahay namin. At si Jerry, well, interior designer ko no. Pagpasok na pagpasok pa lang namin sa bahay, sinabi na ni Jerry na madami daw kaluluwa sa loob ng bahay pero tila napapadaan lang at hindi naman talaga namamahay doon. Isinama ko siya sa entrada ng kusina.
ang sabi lang niya. Mars, may nauna na dito, Mars. Umalis na tayo. Kinilabutan talaga ako noon. Ayaw nang tignan ni Jerry yung kusina at nagmamadali na siya sa pag-aaya palabas. Nung nasa sasakyan na kami, siyempre inusisa ko siya. Anong nakita mo dun sa loob, Bes? Matandang lalaki. Naka-Amerikana tapos may dalang tungkod. Parang bantay dun sa pinto. Eh, lahat ng mga nakikita kong pumapasok, parang inuusisa niya, parang security guard. Parang bantay. Kaya siguro yung mga aso, ayaw pumasok doon. Eh kaya ako nagmamadaling umalis kasi hindi ako sigurado kung mabuti ba yun o hindi eh. Wala kasi tayong pahintulot sa mga may-ari kung pwede ba tayong makipag-usap doon. Eh alam mo namang secret to, di ba? Oo nga. Eh ang payo ko na lang, ipabless yung bahay para mawala yung mga ganyan. Ipinabless din naman yung bahay. Pero yung mga aso, sala sa init, sala sa lamig. Minsan papasok sa loob ng kusina, minsan hindi. Siguro nagpapakita pa din yung matanda doon. Hindi kalaunan. E kinwento ko din sa kanila yung ginawa ko. Nung una, natakot sila pero ngayon naman daw, wala naman daw silang nararamdaman. Mabuti din, pero pasalamat ko na lang at hindi ako ang nakatira doon. Ibabahagi ko sa inyo ang naging karanasan ng kaibigan ko na niligawan ng isang kaluluwa. May pahintulot naman akong ibahagi ito sa inyong lahat. Basta itatago ko lang yung katauhan niya. Nagsimula yon nung mamatay yung tatay niya dahil sa atake sa puso. Matagal na talagang may sakit sa puso yung tatay niya. Nakailang bypass na yon at ayun nga, natsyempohan na talaga. Mga ilang buwan siguro yon matapos ilibing yung tatay niya. Nagpapunta sila ng manghihilot sa bahay kasi natalisod naman yung kapatid niya. Ang hindi nila alam, yung manghihilot pala na yon, manggagamot din na nakakakita ng mga kaluluwang ligaw at mga engkanto. Sabi sa kanila na may isang nilalang daw na lalaki sa labas ng bahay nila na pasilip-silip sa loob. Sa tingin naman daw niya, hindi mapanakit at gusto lang daw silang bantayan. Naturalmente, ang unang pumasok sa isip nila, tatay nila yon. Maging yung description swak na swak sa tatay niya. Kaya ito namang kaibigan ko, dahil nga sa nangungulila din sa kanyang ama, palaging tumatambay sa labas ng bahay at kinakausap yung nilalang na yon na parabang tatay niya. Sinabi pa niya na minsan daw, para daw siyang niyayakap. Humahawak daw sa kamay. Alam daw niya, kapag nandoon yung kaluluwang yon, kasi lumalamig daw talaga yung paligid. Kami namang mga kaibigan niya, magkahalong pagkamangha at takot ang nararamdaman. Kasi hello, multo pa din yon. Sa dalas niyang kinakausap yung kaluluwa, dumating na sa puntong pumapasok na daw sa loob ng bahay hanggang sa kanyang kwarto. Malalaman mo daw kasi na nandiyan na siya. Kasi iba daw talaga yung presensya ng lugar. Nalaman lang niyang hindi yon yung tatay niya nang minsang pagtangkaan siyang pagsamantalahan.
ng kaluluwang ito. Pumasok na siya noon na may mga bakat ng kamay sa braso, tapos mga basa. Akala nga namin na disgrasya siya. Tumagal yun ng ilang linggo na lagi daw siyang pinupuntahan sa kwarto. Tapos para siyang nasa panaginip. Ang pinakahuli ng PC niya. E nung makita na niya yung tunay na anyo ng kaluluwang ito. Ibang lalaki daw yun. Hindi daw yun yung tatay niya. Isinumbong niya yun sa nanay niya na siya namang tumawag din sa manggagamot. Napaalis din naman daw. Kumapit daw yung kaluluwang yun sa kanya galing sa simbahan. Yun siguro yung bago ilibing yung tatay niya. Nagulat nga kami. Kasi galing sa simbahan yung kaluluwa na yun. Nakakatakot din talaga. Pero buti nga lang at okay na siya ngayon. Maraming salamat sa pakikinig ng mga kwento natin ngayong gabi. Ikaw kung may mga ganito ka rin karanasan, maaari mo yang ipadala sa ating email address na screamphofficial@gmail.com o sa ating Facebook page na screamphofficial. Habang nandyan ka, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Isa pa ay i-share ang ating mga videos na talagang makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.